Pangamatuloy ang inyong pagyaman. Huwag mong magkikwento hanggat hindi kasali. Kasi iba nagkikwento eh. Paglabas pa lang dyan sa elevator, parang mari-mari talaga napakaganda na produkto mo. Yung itim na kilitili mo, mari, ay talaga produkto mo. May pag-asa pa pala, mari, yung itim na kilitili. Ano, mari-mari mo produkto. At mari, naku, napakaganda na produkto rito, mari. At may labi dalawang prutas, labi dalawang gulay. O mari, tatanungin ka naman ako, mari. Ay, ano yung mga gulay ang nilagay dyan? Ah, mari, hindi ko, may mga talo, may mga sita. Kaya mali, eh. Iba kasi makulit talaga, kaya hindi natuloy. Yayaman na sana, hindi natuloy. Bakit? May makatawag pa. Mare, mare, mare. Napakaganda ng marketing plan, mare. Pag naintindihan mo talaga, yayaman na tayo, mare. Dako para maintindihan mo, kumuha ka ng bolka na kape. Kumuha ka, mare. Kumuha ka. O mare, meron na, meron na, mare. Sige, mag-drawing ka ng bilog, mare. Mag-drawing ka ng bilog. O meron na, mare, meron. Mag-drawing ka ng dalawang pahaba. Pahaba, dalawang, meron, meron, meron. Mag-drawing ka ng dalawang bilog, mare. Gusto ko yan. Diba? Baka mali ang may drawing. Please lang. Baka ito ka sa akin. Hindi ba kasi talaga makulit eh. Hayaan nyo na muna kami magkwento. Kailan ba? Kailan ba? Kaya nga para maging matibay ang inyong desisyon. Okay, tama na. Tama na. Ay, by the way, sa tuwing masasalita po ako, ako ay namimigay ng 1,000 pesos. Sa unang babae makapagdadala sa akin ng panting basa. O, dahil sa kakatawa. Eh, pero bago natin bigyan, baka kasi pumunta ro, tapsihihan lang, kakatawa. At bago natin, titigaan mo. Hoy! Amin mo! Bago, bago. Ayan ka. Ay, alam niyo ba, kakatok ko ng ganito? Makapagbigay na pala ng 1,000. Kasi may isang matanda na talagang umihingas siya. Masaya ko ba kayo? Masaya kayo. Ay, hanggang ganito lang. Parang matuloy ang pagyaman. May maglulog. Ang lolo ito ay may ako. At ang ako ito ay may nanay. Ang trabaho ng maglolo ay pagsasaka. Ang gamit sa pagsasaka ay kano. Alas 5 na ng hapon, mag-out na sila ng kanilang opisina. Eh bakit? Ay, tikal mo ang car nila. May swipe siya po mo. Ano ka kalaman na? Tama, hindi lang to. Napag-desisyon na ng maglolo, nasakyan ang kalabaw pa uwi. May mga tao sa banda roon, ano sabi ng mga tao? Napakawalang hiya ng maglolo yan. Walang konsiderasyon, hindi na nakawa sa kalabaw. Pagod na nag-araro yung kalabaw maghapon. Dalawa pa, sinakyan pa nilang dalawa. Walang awa sa kalabaw. Pwede naman isa lang kasi makikila yung isa. Kaya bumaba yung ako, hila na ako. Ilolo na sakay. Sa banda roon, sa may barangay, hiya na naman. Ano sabi ng mga tao? Napakawalang hiya ng maganda yun. Walang awa doon sa kanya, kapong batang-bata pa, imura, mabuti pa, alam pa ko, umasuwag at matapakan ng kalabaw ko, ang mga ng bata yun. Kaya ang ginawa ng bata, siya sumakay, lolo naman naging, sa mga lolo, mga tao na naman, kung sabi ng mga tao, napakawalang hiya ng kapong yan. Siya ang malakas yung matanda ang pinaghiri, marupok na ito. Ako yung matapakan ng mga wala naman ito. Kaya bumaba ka po, sinang dalawa na naging nila. Sa mga lolo, mga tao na naman, sabi ng mga tao, napakawalang utak na maglolo niya. May kalabaw naman hindi sila kay dalawa kasi naman hindi. Alam na, dahil niya yung mag-apo. Maglolo, anong ginawa? Binuhat na yung kalabaw. Ano ang message ng story? Kung lagi po tayo makikinig sa opinion ng ating kapwa, ng ating mga kapitbahay, ng ating mga kaibigan, wala na tayong magagawang mabuti. Tama ba ako? Hindi ka magiging masaya kapag lagi ka makikinig sa opinion ng iba. Please lang, manindigan ka pa sa sarili mo. Manindigan ka para sa pangarap mo, para sa pamilya mo. Manindigan ka ngayon para sa sarili mo. Hindi sa opinion ng iyong kapwa. Ikaw nakapakinig dito. Tama, dapat panindigan mo. Kaya para lalong tumibay ang inyong pakikinig. Huwag kayong maniniwala sa sabi-sabi. Tama, sabi-sabi sa labas. Kaya para mas maintindihan nyo, may magkuya. Ang kuya nito, ang magkuya, nagpagkasunduan ang magkuya na magnakaw ng bayabas sa tabi ng sementeryo. Ang ginawa nila, yan ang bakod dyan eh, tapos nilip dito. Dito yung private lot, yung bayabas nandito, pero tumawid yung sana doon sa sementeryo. Yun doon yung mga kukuhanin nilang mga bayabas. Kaya umakyat sila sa gate. Talagang nagmamadali, magkuya, maya-maya, may parating na lalasing.
kuya, may tao na, dalihan mo. Tapos nalaglag bigla yung dalawang bayabas sa gate. Sabi ng kuya, naku, paano yan? Yung dalawang bayabas, libutin mo yan. Mamaya na, ubusin mo na natin ito. Lagay. Na ganyan. Eh, parating na yung lasing, sumisipol-sipol. Kumakanta-kanta pa yung lasing. Sa baba na baba, maahuli tayo. Punta tayo sa cementerio. Nagtago na sila. So, habang paparating yung lasing, nag-usap yung magkuya. Kuya, paghatian na natin yung bayabas. Okay, walang problema. Ating kapatid, ha? Isa sa'yo! Isa sa akin! Isa sa'yo! Isa sa akin! Tama, parating yung lasing. Sabi ko, Duh! Pinaghahatian na ng mga demonyo, mga talong nawala ko sa mga ko. Nawala yung lasing. Isa sa'yo! Isa sa akin! Sa takot na lasing na wala, biglang tumako sa simbahan. At nagsumbong kay Father, yung hong mga bangkay sa cemetery, mga talong na pinaghahatian na ng mga demonyo. Sabi ng Father, ano ba ang mga binigyan sa sabi mo? Ay, Father, rinig na rinig ko po, pumunta, samahan niyo ako sa cemetery. Rinig na rinig ko po, pinaghahatian na po kawawa ng mga kaluluwa doon, kinukwari ng mga demonyo. Pumunta ang pare, sinamahan. Pagdating sa mga gate, isa sa'yo! Isa sa akin! Sabi ng pare, ano? Isa sa'yo! Isa sa akin! Okay, tapos na. Ay, kuya, okay na. Ay, paano yung dalawang nasa gate? Sabi ng pare, Padong, takbo! Simple lang gusto ko sabihin. Pero kasi nakikinigin. Kayo ang nakakita, tama ba ako? Yes. Kayo ang nakakita ng picture niya, kayo nakarinig doble. Kaya dapat ay mas manindigan pa sa pangarap ko. Tama ba ako? Yes. Kaya nga bago ko tapusin ang speech kong ito, para matuloy ang pagyaman nyo, simple lang po. Kailangan ay lagi kang ngumiti. Tatandaan nyo po. Iba po ang aura na binibigay at opportunity sa isang taong palangiti. Alam niyo ba yun? Yes! Kaya kung ikaw hindi palangiti, yung bang parang pinagsaklubang ka ng langit at lupa na talaga namang pinagsaklubang ka ng langit. May mga tao sa suplada, akala mo hindi mamamatay, tama ba ako? Yung mga kagaganda dyan sa Makati, akala mo gusto makadalaga ng mga naka-skirt na dito, ah, parang magtapos ka kung suplada ba yan? Ang totoo, bukas naman ang mga panty na mga yun. Sa akin naman, kung ikaw ayaw kong umiti, yung bear, parang ang pag-iti mo talaga ng nabibili, talagang ayaw kong umiti, pag kinakaril mo yan, sa akin okay lang. Kasi sa isip-isip ko, ha, parang araw, ingiti ka rin. Bakit? Ang galing kayo ng mga punyari artist ngayon. Kaya mapagpapatay ka na, may make-up ang ka, di ba? Dahil yan, kahit ayaw mo nga, ingiti ka, mapagpatay ka tayo. Kaya umiti ka, ngitihan nyo muna kapit ka. Palaga ho ang tao ay umingiti. Bakit? Alam nyo ba? Sa dami ng nilikha ng Diyos, isa lang ang binigyan na kapangyarihan ng umingiti at ang tao. Diba? Kaya nakakita ka ng ibis umingiti. Wala ka nga, diba? Kalabaw ng umingiti. Wala! Tao lang ang binigyan. Kaya kung gusto mong maging ang grasya ng Diyos ay mapapunta sa'yo, kailangan maganda ang aura mo. Yes. At ito po yung mga tip ko sa inyo. Dapat yung umingiti, tapos smile, tapos good morning. Kasi sa bahay ho, nagsisimula ang pagyaman, ang swerte. Yes! Eh baka kasi sa loob ng tahanan nyo, umagang-umaga, hindi kang umingiti. Kaya simula ngayon, narinig mo ako. Kung ikaw ay magulang, at ikaw ay hindi sanay sa loob ng tahanan na pagkagising mo pala yung nag-good morning ka na, simula mo na buhos. Simulan mo, may nanay at tatay ka, pag nakita mo yung anak mong pagising na kaya, good morning, son! Good morning, daughter! Ano yung sabihin ng mga anak ko? Anong espiritu ko? Gawin nyo yun. Dagaan ang buhay nyo. Kaysa naman, umaga-umaga pa lang yung nakay, bakit parang yung mga humot ay hindi pa nila naman? Ay, yung mga sinakay siya kayo. Pati ba hindi pa nila naman? Ay, umaga pa lang yung nakay. Makalasing ka talaga eh. Tama ba ako? Pwede naman mamili. Choice yun eh. Kaya ang practice sa amin, pag gising, good morning, daddy. Di ba ganyan? Ang sarap po ng feelings kapag ang anak mo gina-good morning ka. Tama? Eh, turuan niyo po ang inyong mga magulang. Maniwala kayo sa akin, nagsisimula yun sa tahanan. Yung simpleng pagmiti, napakahalaga po niyan. Kaya nga yung mga tao hindi palamiti, nako. At ang tip ko pa sa inyo, iiwasan niyo ang mga tao na negatibo. Kung pwede kong magpalit ng kaibigan, palitan niyo na. Hindi, totoo yan. Itakwil niyo muna ang mga kaibigan yung negatibo, yung mga walang pag-asa sa buhay, yung mga kung mag-isip ay negatibo.
ay, baka tanungin niyo ako, ay paano ba malalaman ang tao yung negative? Eh, pag sinabi mo sa mga yan, ang ganda naman ang sikat ng araw ngayon, ang sagot ng mga yan, lulubog din yan. Ang ganda naman ang bulaklak, malalanta din yan. Alam niyo mga taong ganun, hindi magiging happy. Tama ba ako? Tandaan niyo mga kapatid, minsan lang tayo mabuhay sa mundo. Sana naman, piliin mo yung happiness. Tama? Piliin niyo po yung happiness. Kaya ako, pinipili ko na mga kaibigan ko kapag negatin ko, hindi ko pinapansin yan. Kasi ayaw ko na, ituring mong mga yan yung tae. Hindi ko tao yan. Yung nakakatawa, pero yun o, ang pinakamatibay na words na pwede mong matandaan. Ituring mo mga kaibigan mo yung tae, na mga negatibo. Huwag mo na-entertainin. Bakit? In-entertain mo ba ang tae? Kapag ikaw ba, nakakita ng tae, ganito yung reaction mo. Wow, ang ganda naman ng tae ito. Wow. Mula-mula pa. Tayo nga. Kapag kapag kasi nakakita ka ng tayo, iniiwasan mo yan. Tama ba ako? Yes. Oh, mga kapatid. Mamihin kayo ng kaibigan. Kaya ako simula nang nakita ko na itong marketing, pinili ko yung mga kaibigan ko. Kasi mga kaibigan ko dati mga negatibo. By the way, baka tanungin nyo ako, saan ba ako galing? I'm Mike Bacron from Cavite. Ayan. Pagka-graduate ko ng college, sa naging trabaho ko, naging auditor. Auditor of Tagaytay Highlands International Golf Club Incorporated. Auditor po ako doon. At nung ako yung naging na-boring na maging auditor, ako yung nag-apply sa SM. Ako po yung tinanggap ng SM as Customer Service Supervisor. Kasi sabi ng iba, ako, ang network marketing, kinakaril lang yan ang mga walang pinag-aralan. Mali ko kayo. May mga tao rito na may pinag-aralan. Hindi yun itatanong, economist po ako. Ang course ko po ay katulad ni former President Gloria Macapagal Arroyo, ekonomista. Yan po ay kurso ng mga matatalino. Totoo naman, bago ka makatapos sa economics, ang hirap pa yan, apat na taong pagsalagaan ko yun, talagang mahirap magsusunog ka ng kilay. At kung hindi ka makatapos ng kurso ngayon, kung hindi ka napainom ng birds na nanay mo na kay bata mo. Yung nagkataon na, napainom ako ng birds na nanay ko, kaya talino. At hindi lang yun. Ako din ay graduate ng Theological Studies sa SB the Seminary. Dapat talaga yung magpapare ako eh. Kaya lang ayaw akong tatanang mga kababayan. Kaya lumabas ako. Totoo yan. Ang hirap kaya maging guwapo. Tatawa-tawa kayo kasi hindi kayo makarelate. Ang hirap na maging guwapo ko. Kaya ako, nung kinarito po ito, sa totoo lang, meron ho akong karir eh sa employment. Meron ho. Kasi taas ang pinag-aralan ko, ang ganda ng credentials ko. Pwede ho talaga. Pero mas pinili ko na gawin ang AIM Global. Bakit? Sa employment, kahit maging manager ka ganyan, wala sa kapangyarihan mo ang magpayaman ng iba. Kasi nangangamuhan ka lang eh. Tama ba ako? Ay dito ho, may ibibigay sa iyong kapangyarihan na pwede mong isalin sa iba. Ang kapangyarihan ang magpayaman ng iba. Yan ho ang nakikulat ko. Kaya sa dami nung ayumangang under my organization, tip ko sa inyo, kaya ako, effective. Kasi every week, may tinatawag kami sumpaan session. Ang dali kasi ng negosyo natin eh. Di ba kaluwag kanan lang naman yan? Tama. Ang prerequisite mo, dapat yumaman ang left mo, yumaman ang right mo. Alam mo ba sa study, kapag ikaw to, tapos may left ka, na kumita ng 1 million, kaka-1,000. Ito right mo, kumita ng 1 million, sa'yo 2 million. Kaya may kasabihan sa network marketing eh. Pag ang left mo ay naka-expedition na sasakyan, at ang right mo ay naka-expedition na sasakyan, ikaw rin ay naka-expedition. Pero iba sa'yo, double deck. Dahil ka na nangyayari. Kaya ako effective. Kaya minsan, kasi sinusumpa ko yan eh. At ang maganda sa network marketing, tinuturuan kang manalangin para sa iba. Huwag mo nang ipagdasal ang sarili mo. Ipagdasal mo yung iba. Kasi prerequisite eh. Kaya ako, pinagtitirin ko pa ng kandila yung mga downlines ko. Kapag nakikita kami, sinusumpa kita, yayaman ka. Ang sabi ko, yeah! Sinusumpa kita, yayaman ka, yeah! Magayaman nga. Kaya manunta kayo, nayayaman ng iyong kapwa at mayaman kayo. Yes! Kaya nga, bago ako matapos dito, iiwanan ko pa kayo sa pangkwento. May magnanay. Ang nanay na ito ay mananahi. At may anak na 14 years old. Kaya maintindihan. Habang nananahi ang nanay, eh parang nagpo-computer yun. Parang nananahi. Kinukulit ng anak na 14 years old. Nay, dalangin na po ako, nay.
bakit hindi naman pala nakabibigil ng karunay? Bakat na po. Nakabasos na po, naisigil ng boss ko. Dahil bilang naman ako ba? Sabi ng nanay, hindi pinapasin. Ay, ay, karunay. Ay. Kay dalaga kong tao, ba't hindi mo kabilang na kahit sa palengke lang, nay? Hindi pa rin pinapasin. Nagalit na. Nay! Nay! Bro! Sumagot ang nay. Tigilan mo nga ako ba doon? Alam ko, marami nakikinig dito, mga empleyado. Meron kayo pinapasokan ng mga kumpanya na kayo nangalamuhan. Alam mo yun, dami yung kahilingan, lalo ka na pag tumatagal ka na sa employment, tama. Pero ang sasabihin ko sa inyo, hindi may bibigay ng company pinapasokan mo ngayon ang mga pangarap mo. Kasi nakadesign sila ng uling lapang iyon lakas ang iyong talino ang matumanda ka na ang anong daw yung kayo meron tayo ng mga pinapasokan. Ang maganda ko sa Inglobal, pagtulungan natin ang Inglobal. Lahat ng pangarap natin ay matutupad. Huwag ka lang titigil. Kaya ang message ko sa iyo, teka lang. Kaya kung sino man ang nag-invite sa inyo ngayon, kung sino man yan ha, at hindi pa mayaman, ngayon pa lang ay magpa-picture ka na. Ngayon pa lang. Kasi lahat ng distributor ng Inglobal, global, huwag lang titigil. Payaman ang payaman ang payaman. Same buhay po ako in my 13 years dito. Meron dito 2 years lang, bigla na umaman. 3 years lang, bigla na umaman. Kaya nga kami na nag-invite sa inyo ay may message ako sa inyo. May magtatay. Kukumpletuhin ko na, hindi naman ako araw-araw sa utigas. May magtatay. Nagkataw ng tatay mo ito ay hari. At ang kanyang anak, ay ano ba tao sa anak ko? Prinsesa, tama. 28 years old na. Ay ngayon, gusto na magkaroon ng apo ng hari. Ang sabi ng hari. O sige, gusto ko mag-asama ka na. Kaya nagpaskil yung hari sa lahat ng mga matitipunong prinsipe, mga kalalakihan na matitipuno na sa tabi ng aking kaharian. Bukas na magpunta ng alas 8 ng umaga sa tabi ng ilog. At kung sino mang una makatawid sa ilog, yun ang mapangasawa ng aking prinsesa. At ikakasal ko yung araw ninyo. Alas 8 ng umaga, parang ganito, ganyan yung eksena. Kayo lahat ay mga kontesta, nandito ang prinsesa, nakalabas yung ganito. Tapos yung hari nakaganyan. Alas 8 ng umaga. Walang makatawid, alas 9. Walang makatawid, alas 11. Walang makatawid, alas 12. Walang makatawid, binigyan na ng pagkain yung mga hari. Alam ko na, walang makatawid. Bakit walang makatawid? Kasi nilagyan ang hari ng mga buhaya, ng mga linta, ng mga hari. Ang ganyan yan. Alas 3 na hapon, walang makatalong, naghihintay pa rin. Alas 4 rin punto, may bilang sa lalaki. PAH! Nakarating dyan. Sabi ng lalaki. Sabi ng hari, magaling. Matupuno. Ngayon din eh, kakasal kita sa ating prinsesa. Sabi ng lalaki, mahal. Bago niyo po ikasal. Okay lang po bang magtanong muna ko sa'yo? Sige, ano yung katanungan? Sino po bang walang hiyang nagtulak sa akin? May nagtulak. Ano ang message? Kami mga nauna dito, kayo mga naibigahan namin, itinutulak namin kayo. Huwag kayong magagalit kung pinipilit namin kayong gawin ng Inglobal. Kasi itinutulak namin kayo sa isang opportunity na alam namin ikaw ay yaman. Kaya para matuloy ang inyong success dito, may mag-ati. Ano ko ba? Dami ko talaga kwento. Ano ko pala dami kong kwento? Pati mga tingang, ngipin, mga tutuloy, pati kong langot, buhok, uban. Ang dami kong kwento. Yung ibang alam, mga like, hindi maganda. May mag-ati. Yung ate 35 years old, yung bunso ay 25. Eh, ang problema, yung bunso, ilip na ilip na sa ate. Kinausap yung ate, mati, mag-asawa ka na. Tanda-tanda mo na.
Alam mo naman ako pa kita. Eh, hindi ako makapag-asawa. Ay, wala pa kasawa. Eh, sabi naman ng ate, wala nga ako makita. Ay, huwag ka mag-alala ate. Papakilala kita sa isang gwapo, mayaman, at patangkad. Kawalan ko kasi, pinakilala. Pinakilala sa Arabo. Nakilala ng ate. Napalunok kay ate. Eh, ngayon, matindi yung Arabo, nagkakaras agad sa ate. At after a month, nilawan. Ibang klase ng ligaw yung Arabo. Please marry me. Please. Sabi naman ng ate, In short, hindi type ng ate yung Arabo. After a month, nakaluhod na, please marry me, please. Sabi ng ate, hindi. After 6 months, nakadipan na yun. Lumuluha na yung Arabo, please marry me. Talagang totoo, at gusto ang pangasalan. Totoo yung pagmamahal ng Arabo, talagang concern. Hindi naawa na yung babae. Okay, stand up. I will marry you under my 4 conditions. So, what are your conditions? Nabuhayan yung Arabo. Siyempre, nag-isip yung Pilipina na mga conditions na alam niya wala yung Arabo. Tama. Okay, please tell me your conditions. Okay, sabi ng Pinay. This is my first condition. Do you have Ferrari? Sabi ng Arabo, yes, I have even Lamborghini. Nagkamalita, tinarang. Malita, sabi ng Pinay. Okay, this is my second condition. Do you have mansion? Sabi ng Arabo, yes, I am. Pero sabi ng ate, ano yung meron? Ay, sigurado ko wala na siya nito. Okay, do you have 10 million US dollars in your bank account? More than that. Nagkamali na nito. Kaya nakatali ko din, Pinay-Miss ko, ayaw ko na mapakasal sa Arabo nito. Tignan ko ulit ang Arabo, please tell me, tell me, your last 4 minutes. Tell me! Sa nabuhayan ka na sa akin, ay sigurado ako, wala siya dito. Okay, sabi ng Pinay. This is my last and fourth condition. Do you have 12 inches? Ano sa katika na ako? I will cut. Two things, mga kapatid. Sa lahat ng gusto mong makakuha ng kanilang success story na kanilang pangalan, 2 things lang. Number one, cut your bad habits. Yes. Tigilan nyo na yung paranegative yung mga habits nyo na hindi na kayayaman. Yes. Ikalawa, be persistent. Kailangan persistent ka na kunin ang mga pangalan. Yes. Yes. And bandang huli ko pong sasabihin sa inyo, bandang huli, bago tayo maghiwalay. Kung ang ginawa mo noong 2018, 2017, and 16, ulitin mo ngayon ang 2019 and even 20, wala kang gagawin kakaiba. Walang magbabago sa buhay mo. Mag-desisyon ho kayong dapat nag-i-innovate sa buhay. Kailangan ay may ginagawang kakaiba. Kasi kapag yung ginagawa mo ay paulit-ulit lang, maresulta na niyan. Sino ba yung pasimuno ng paggawa ng kakaiba? Sasabihin ko sa inyo, totohanan. Diyos ang pasimuno. Araw-araw na lang may ginagawang kakaiba yan nasa taas natin. Eh. Tama ba? Yes. Simula pa lang ng history. Kahit basahin mo natin mamaya. Yes. Paano ba nilikhaan ang mundo ng Diyos? Punta na tayo sa Genesis. Biblia na po ang pag-usapan natin. Wala. Sama ba? Kasi kung dito, Biblia na ho. Mamaya, pumunta na tayo yung mathematics. Biblia na. Paano ba nilikha ang mundo? Tama yung Diyos ay magaling eh. Nag-innovate lagi eh. Diba sabi niya, unang araw, nilikha ang ganito. Ikalawang araw, ganito. Ikatlang araw, nilikha ang mga kabubuka, mga karagatan, mga hayop ng malalaki, maliliit, mga wawawanis, mga hiba, nalimilipan. Di ba ganyan, mga ganon? Ikakapang araw, magkaroon na liwanag, at nagkaroon na liwanag. Di ba mga ganyan? At tapos nung nalikha ng lahat, habi na Diyos, nalikha ko ng lahat. Sino ang mga nalalagi? Nag-innovate na naman. Gumawa na naman ang kakaiba. Ano ginawa? Di ba gumawa ng gano'n lang puti? O di ba ganito? Nakakatawa mo lang. O, basahin niyo po ang Genesis. Mamaya. Ganun ba'y nakaka-relate lahat? Yes! O, pinag-usapan natin. First book of the Bible. Yes! Genesis. Ano ginawa? Di ba ginawa niya ganyan ang puti? Tapos ginawa. Tapos hinima. Di ba naging lalaki? Naging mga puti. Yes! Di ba ba? Tama? Gumanon? Yes!
Tapos iyon na yun, nakipaglaro doon sa mga homeboy, di ba ganyan yun? Hindi ko wala lang sakto, tama ko. Sila yung paglaro. Ang nakita na naman yun, sabi ko, oh, masaya yung aking nilikha. Naku, hindi lubos sa kasihan. Kailangan ay bigyan ng partner. Ano naman ang ginawa? Nag-inawit na naman. Binatulog yung lalaki. Nung tulog na, imagine nyo yung narration ha, yung pagkakaralay, kinuha ang isang kaliwang tadyang. Isang kaliwang tadyang mo ng lalaki. Ibig sabihin, ang lakas ng babae, katumbas lang ng isang tadyang ng babae, ng lalaki. Kaya dapat talaga, ang babae ay pinamahal, inaaruga, okay, kinikir. Kaya dapat yung nilalakasangan kasi, ano yan, kabahagi na katungan mo yan eh, tama ba? Isa lang eh. At ito na, di ba inihimpalan mo? Tapos, naging babae, di ba? Sexy talagang wow! Eh ngayon, yung lalaki, di ba tulog? Di ba tulog? Eh kasi pag tulog yun eh, nang ginawa tayo dyan eh. Kung ano ba ba? Kaya pag gising na ganyan. Sino to? Parang kawangis ko. Ganun na mulat eh, magigising lang eh. Kaya binerify ko yun. Ginawa ka niya ang kanyang buhay. Pareho. Mata. Mata. Pareho. Ilong. Ilong. Ang pareho bibig. Pareho. Ang inyong pagkuha ng success story sa iba. Gusto ko pong makita kayo one day na hawak ang mic nito na sa Philippine Arena nagkikwento ng success story. Yes! Yes! So again, kayo po ay magkikita na lamang sa FB, sa YouTube. I-type nyo lang po ang pangalan ko. Ayan, medyo may pagka-foreigner po ito. Ayan. Ayan. I-follow nyo na lang po kapag gusto nyo. At manutin ang mga seminar ko para sumaya kayo. So, good news mga kapatid. Ang AIM Global ay daming ginagawang innovation ngayon. May mga promo-promo po ngayon, lalo na para sa mga kabataan. Kaya welcome po sa AIM Global. May panalangin po ako. Sana po yung nangyari sa akin, yung mangyari din sa inyo. Yeah! Ayan! 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 Ayan!